okay. Yan daw. Yan. So, ipantay lang siya. Ipadaan lang dun sa ano. Okay. So, ayan na guys. Malinis na. Pantay. Okay na to. Sige. So, yun ang mga technique kung paano gawin. So, ayun na. Pantay na siya. Diba? So, ito yung basic pointers guys para hindi kayo mag-overheat. Okay? Kung magugulat kayo, nag-overhaul na kayo, especially sa mga baguhan, nag-overhaul na kayo. Tapos, pagka-overhaul nyo, nagulat kayo, hindi nyo pati test drive, 2 hours nyo palang pinaandan, nag-overheat na naman. Bakit? Dahil dito, especially sa mga Honda na unit, mga Honda, ano, Honda Bigote, yun, yung mga modern ngayon, ano, yung mga latest ngayon is, ano nangyayari, ano na, tawag yan, yung mga, walang butas yung, ganito, walang butas yung head gasket, almost tatlo, apat na, ano, na sa cooling system niya wala mga butas. So yun ang nagbibigay ng problema sa unit. Ang may butas instead na dapat kada kanto guys may butas. Ang sa Honda apat ang walang butas. Ang may butas yung dito lang. So mag-overheat ka talaga kasi mag-i-stack up yung tubig dito, mag-i-stagnante. So iinit siya, kukulo talaga siya. Okay. So anong gagawin niyo? Ganito gawin niyo, butasan niyo yan. Para wala kayo tindihing problema. Para lahat ng tubig talagang may daloy. Maganda yung flow ng cooling system. Okay? So, yun ang mga basic pointers para hindi kayo mahirapan. Okay? So,